marami, pwede lang pasalubong. Jollibee! Oh. Yun o. Oh. Eh, dala si Sal din pantali. Thank you. Magkano ba bayad mo? Wala ko yun. May karaming ko lang kaibigan mo. Ganun ba? Ayos. So, sigurado tayo dito. Hindi, kakasya today. Anuhin mo. Hatiin mo. Oo. Hatiin mo pa. Karami doon kayo para kay Charlie. Marami pa yun. Hindi mo nila lahat. Hindi, pagkaganto kasi kakapal, mahirap itali. Matibay yun. Hindi siya, hindi siya maghihigpit pag ganyan kakapal. May maliit pang ganito, minsan nalalagot. Hindi, yung doble na to. Oh, kukunin mo lang ng kutsilyo. Dalawa lang. Dalawa katamtaman. Wow, oh, thank you. Saanong kakawa rin eh? Yeah. Oh, de, kape. Pinatatabas mo ni Kuya, karami din. Dahil pupuntahan ka talaga ng kapon niya. Hindi, kasi pag makapal, mahirap ihigpitan. Pumunta ka kasi, alas 9 na, nanonood ka na ng kay Kuya. Eh, nanonood nga ako, binabakbak ko yan. Nakapatong na ganun yung gulong. Papalayo na yung bagyo. Siguro bukas na natin itatanim to. Para sigurado. Tama. Magkakabalbas na sila. Buhay na may okra. Siguro pwede nang patubigan yan. Natapos na nila kahapong yung parusa. Araro sa gitna para may daanan yung tubig. Tapos konting damo na lang sa puno, pwede nang patabaan. Oh, iwan ko muna kayo at ako'y papaano ko muna si Destry. Sige muna, gawin mo saya. Hindi na, baka tanghaliin ako eh. Alas 9 yung ano ko. Saka papalinis ko na rin yung makina. Dumi oh. Wala kasi tayong alam sa ano eh, baka meron akong mabasang hindi dapat basain. So sa kanila ko na lang papalinis. Dami. Actually yung PMS nito pang 15,000 kilometer na siya. Pero yung ano niya wala pang 10,000, ayan o, 9,800 pa lang. Mainam na yung regular yung check-up. 7:50 dapat before 9 nandun na tayo para mauna tayo, kasi minsan pag tinatang na late ka dun sa schedule mo, gagawin nila yung aanuhin nila yung sasakyan after lunch na. Sayang yung ano, maghapon. Alam nyo na sa atin na napakahalaga ng bawat minuto. Patingin ko lang itong mga kambing. Oh. Baka biglang pumasok. Trek! Sara mo yung gate, may kambing. Baka biglang pumasok. Sige. Dati ala na yung mga kambing na yan eh. Ngayon pinawalan na naman. Nung nakaraan okay lang kasi ang palaya yung tanim natin, hindi nila kakainin. Eh ngayon sitaw. Naharang kami nung harvester oh. Hindi kami makalusot. Ay, mag-aalas 9 na. Eto guys, nalampasan ko na yung isa sa Santa Ana. Hindi tayo pwede mag-overtake doon dahil palengke. Eh, rin na naman yung isa. Mukhang marami nag-harvest ngayon ah. Pag nga naman nagmamadali ka, ano. Okay, late lang tayo ng 7 minutes. Andito na tayo sa Car World Mitsubishi. Okay, wala pang masyadong kliyente. Yung bagong expander, ganda. 2023 pogi.
Nung kumukuha kami ni Mrs., wala kaming walang available ng puti. Ang gwapo oh. Ito. Tumaas na yata siya ng 50,000 dati. Gwapo niya, ano? At talaga yung puti. Bagay, hindi naman tayo nagsisisi dun sa silver. Tinatanong ko yung ano yung RFID ng sasakyan, LTO sticker. Wala pa daw lumalabas. Ang business, oh. Ang alam ko ang bagong Expander 2023 ngayon, ano na siya, tawag nito. 1.3 na yata. Dati kasi ano lang siya eh, 1.255. So ang sabi, before lunch daw baka matapos. Kape muna tayo. Kape muna tayo. Sana ako natin before lunch para hindi na tayo maghintay na matagal. Ito ko pwede na. Pangatlong kape ko na to. Simula kanina umaga. Ay. Okay na tayo. Ayan, kinuha ko yung used oil na gagamit sa bukod dyan. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. So what it is, sir. Thank you. You know? Wow. Bagong new situation to. Okay. Radiator stagger, all fluids are good condition. Tapos battery natin sir, good condition. Okay. Okay na malinis natin sir, yun yun ba'y sir? Oo. Okay naman. Ganda. Thank you. Okay na sir. Thank you. Ilabas. Thank you. Wow! Thank you! Thank you! Bait niya sa kyo. Tama-tama, yung pinagawa kong ano, ang tawag nito, yung seat cover, pwede nang kunin. So, didiretso na siguro ako doon, maghihintay lang tayo ng 1 hour. Kasi alas 3 eh. Inabot tayo ng ano dito, cut off. So, alauna, 1:20. Kakain muna ako, tapos diretso na tayo dun sa seat cover, tama-tama. Para isang lakaran na lang tayo. Hindi ko alam kung pangatlong PMS na to, pang-apat, pangatlo. Ito yung binayaran natin. Ayan po, 10,200 po ang inabot. Kasi pinatingin ko yung aircon, pinatingin ko yung, pinalinis ko yung makina sa ilalim. Lahat. Kaya siya umabot ng 10,000. So okay naman, malinis naman yung sasakyan, labas at loob. Ayan, kung mapapansin nyo. Meron pa silang ano-ano to. Aircon cleaner. Okay. At mamaya, malapit na lang naman dito yung ano, yung pinagawa natin ng seat cover. Kakain lang ako. Tapos sabi kasi alas 3 eh, 1:30 pa lang. So, tara, kain muna tayo. Okay, susulitin ko na yung araw, baka hindi na ako makalusong sa bukid nito. Diretso na ako dun sa gawaan ng seat cover. In 200 meters, slight right. Dito pala tayo guys sa ano, sa Sindalan.
Yan, shout out kay Sir Antonio tsaka kay Ma'am Maricel. Alam ko di taga dito sila eh. Bali boundary yata ito ng San Fernando tsaka Angeles. Pero itong pupuntahan natin, ano pa rin, San Fernando pa rin, sakop siya ng San Fernando. Bala ko sanang pwede naman po sila mag-home service. Kaya lang mas pinili kong pumunta sa shop nila para makita natin yung syempre yung store nila tsaka yung paggawa nila. Mas mainam kasi sa shop gagawin o i-install. Hindi ko alam kung 1,200 yata yung home service. Sige, mauna ka na. Pag ko na. Sa kabila, liliko pa tayo. Nako, ang haba ng babalikan ko. Okay. Ayan po, January Upholstery. Ang taas nung ano. Ayan o. Guys, dati rin akong operator niyan, dati rin akong mananahe. Halos lahat ng makina. Dito boss, isusuksok niyo na lang, bubutasan niyo na lang. Parang ganito boss. Bubutasan. Okay. Thank you.
tawag dyan? Magic tape? Bukod sa meron siyang magic tape, meron pa siyang tali. So ito pala guys, hindi mo siya basta-basta mahuhugot. Kailangan mo kailangan mo pang buksan dito sa loob. Hindi kagaya nung sa unahan. Nahihila. Ito, bubuksan mo pa lahat dito sa loob. Yan, nasa loob yung lock niya. Trabaho siya, yun o. Meron siyang parang pin dun para mahugot. Huwag mo na, binalik mo boss, binalik mo yung pin. Sige, sige, okay lang. Kasi alam ko ito sa alcohol mawawala to, no? Yung pinangalis alam po, wipe out po pag tapos namin mag-install mamaya sa loob. Ah, alisin nyo rin. Okay. Merong kasamang ano yung boss, ano yung dito sa ayan. Matagal na ba yung shop nyo? Opo, matagal na. Tagal lang. Mayroon siyang kasamang ito, ganito guys. Medyo mabusisi lang siyang ikabit pero siguradong hindi siya uusad. Marami siyang talo sa ilalim. Anong klaseng ano yan boss? Leather? German po. German leather, ayan guys. German leather. Meron pa kayo ibang klase eh, di ba? Ano yan po? Italian, tsaka? US. US? Okay. Ito yung German leather. Leather po kayo, sir? Oo. Ano po channel mo, sir? Jimmy Speaks TV. Ano po? Jimmy Speaks TV. Mamaya bibigyan kita ng kitchen. Baka sakaling may magpalagay, kumontak sa'yo. So, ito na yung sa headrest kasi. Tapos sa lagyan nila ng foam sa loob. Zipper siya. Okay na siya. Lambot nga naman. Kaya nga. Ito na siya guys.
Magkano yung total niya? Ito po. Yung down po, tatlong label. Well, 10,500 siya, no? Tapos 7,500 na lang. I-paid na po natin, sir. Mm-hmm. Sige. Pakitago na lang po, sir, kasi may 3 years warranty po. Ah, okay. Ang three covered years po ng, ano po, ng warranty po is yung magbakbak, tas matastas po yung tahi. Okay. Ayun po. Okay. Guys, meron tayong 3 years warranty. 1, 2, 3, 4, 6. Pakialam ko pa. Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much po. Okay. Sa ulitin. Opo. Mga ilang araw may pupunta rito. Thank you po. Thank you, boss. Thank you po. Okay, let's go. Nabot tayo ng alas 5. Yun, oh. Sarap sumakay. Yeah. Eto guys, pauwi na tayo. Alas 5.04. Ta... parang hindi nalinis si Desiree dahil lahat ng alikabok pumasok, pero worth it naman guys. Maganda yung ano, maganda yung leather, maganda yung leather seat, at tsaka meron tayong warranty, 3 years warranty. Meron ako napansin, hindi na lang nailagay ito. Bago, madali lang na mailagay ito sa gilid, ubutasan ko na lang. Buti na lang nakita dito sa loob ng sasakyan, hindi na iwan. Hindi, babalik pa ako, traffic pa naman. Bali, dumating ako dun sa shop mag-aalas 3, 5 minutes bago mag-alas 3. So natapos tayo ng alas 5. Bali, 2 oras yung installation niya. Medyo ano, medyo mabusisi dahil nga kailangan hindi siya uusog pag umuupo tayo. Marami siyang tali, marami siyang yung magic tape. Mga alas 6 na ako makaka-uwi, si mga 6:30 rush hour. Ito nga pala, nakalimutan kong itanong dapat sa ano, sa manibela, no? Bakit nga ba nakalimutan ko to? Crossing na tayo, San Fernando. Bakit nga ba expander cross ang napili namin? Kasi ang pangarap ko talaga, it's either Montero or Fortuner. Kaso malaki siya, malapad, malapad din ang budget. Mahal siya. Pero itong expander cross, ito yung pinaliit na version ng Montero. 7-seater din siya, pero compact siya, mas maliit. Kasi dun sa, alam nyo na, yung garahe namin, yung parking space niya, medyo halos sakto lang siya. Eh kung malapad yung sasakyan natin, may hirapan tayo. Kaya para dun sa mga maliliit ang space na kagaya ko, eto, tama, pampamilya, 7-seater. Tapos may maikakarga ka pa sa likod. So sa isang taon at kalahating paggamit nitong expander, wala akong naging issue, wala akong problema, satisfied ako sa kanya. Although alam niya na yung power niya, pampamilya lang din. 1.5 liter yung engine niya. Sakto lang. Hindi ka naman ibibitin sa akyatang kahit 7 yung sakay mo. Kaya naman. Nung umakyat kami sa Baguio, puno to. Hindi naman ako nag-shift ng low gear, nasa drive siya. Kaya niya yung ano, paakyat. Ayan, Montero, laki niya, oh. Din, nagkaalikabok din. Excited si Mrs. Oh, hindi na nakapaghintay ng vlog, oh. Ah, kaganda. Oh.
Ang ganda? Oo, maganda naman siya. Kaso madilim na.